Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang dali ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawan na ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically, may kasama yung feelers. Ibig mong sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila, mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC, ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. See, investigation pala. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyo ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila De Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng Presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakanan ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary De Lima ay maaring maging witness. Right? Pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will continue even through different administrations.